multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. And comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Martes, April 16, 2024. Yung sublime na naman na power tripper sa EDSA bus lane, hindi naman daw miyembro ng AFP, hindi rin daw pamangkin ni General Reyes. Ay, sablay. Kasama ang supporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. Ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Transport strike umiiral ngayon pero wala naman daw epekto sa Metro Manila, sabi ng MMDA. Babaeng nagpakilalang Major Miguel, hindi sundalo. Hindi din pamangkin ni General Mario Reyes. Pilipinas, hindi magsisilbi ng ICC arrest warrant kay Digong ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas na alarma din sa Israel-Iran conflict. At US-Japan Philippine Trilateral Agreement, hindi pa tama kahit kanino, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at hihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian, narito po ang magiging ulat o ang magiging taya ng panahon ngayong araw na ito. Sinasakop ng ridge o tagiliran ng isang high pressure area ang silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Ang Davao Region, South Cotabato at Sarangani ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kitlat tulot ng sabsaban ng low pressure area. Ang buong Visayas, Palawan kasama ang Calayan Islands at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawidin na may pulupulong pagkulan, pagkulog at pagkidlat tulot ng localized thunderstorm. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may pulupulong pagkulan o pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa Kabikulan,
Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Patuloy pa din na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pulog at kidlat ang Metro Manila at natitirahang bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorm. Sa ang pinakamababang temperatura ngayong araw, 25.1 degrees Celsius, taas pa rin. Habang ang pinakamataas na init naman ay aabot ng 35.7 degrees Celsius. Ito ay mangyayari bandang alas 3 ng hapon. Ang araw, sumikat kaninang alas 5:42 ng umaga, lulubog mamayang alas 6 ng gabi. Magandang umaga, Boy at Parabras. Good morning mga kabandido at Idol Ira. Simple lang ang hiling ng mga ka-DDS ko. Drug test kung talagang hindi totoong bangag ang inyong presidente. Presidente mo rin yan. O talaga, oh, kahit di mo binoto yan. Yun ang essence ng demokrasya. Yung ibinoto na nakakarami, ang atin. Ping Barbosa, magandang umaga, Kuya Ping. Tag sa gawa ang dalawang transport group ng nationwide strike kahapon Lunes at tutuloy hanggang ngayong araw upang kondenahin ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Nagtipo ng mga miyembro ng dalawang grupo ang piston o pagkakaisa ng mga samahang super at operator nationwide at samahang manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon o manibela sa ilang lugar at nagsagawa ng katilang kilos protesta. Sa Baclaran Jeepney Station sa Parañaque, nanatili sa mga terminal ang mga driver na mga miyembro ng piston ang bumabiyahe sa Baclaran Divisoria Route at vice versa. Hawak nila mga karatula kung saan nakasulat ang No to PUB Phase Out. Gusto namin ang National Industrialization at ibalik ang 5 taong prangkisa, hindi ang tsa-tsa. Ayan na naman kayo, eh, National Industrialization, tapos hindi nyo naiintindihan sinasabi ninyo. Kung National Industrialization, phase out talaga yung jeepney. Industrialization nga eh. Ibig sabihin nun, modernization. Mga slogan ninyo, hindi nyo naiintindihan eh. Inanunsyo ng piston at manubela nitong Huwebes na magsasagawa ang mga ito ng 2-day nationwide transport strike mula April 15 hanggang 16 sa gitna na nagbabadyang April 30 deadline para sa konsolidasyon ng prangkisa ng PUB. Ayon sa kaibigan kong si Manibela President Mar Balbuena, inaasahan nila na halos 30,000 jeepney drivers ang makikilahok sa kilos protesta sa National Capital Region at hindi bababa sa 100,000 iba pa mula sa ibang lugar sa bansa. Subalit, hindi nakiisa ang ilang jeepney drivers at operators sa transport strike. Iginiit ng ilang transport groups katulad ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na hindi sila makikilahok sa kilos protesta. Sinasabi ko, yung mga taga-piston, nagtaas na naman ng placard, we want industrialization. No to PUB modernization. Eh magkasalungat yung slogan ninyo eh. No to PUB modernization. We want industrialization. Eh yung industrialization, modernization yon. So, kinanselan nyo na isa't isa. Di ba? Parang... Di ba may problema tayo doon? Naiintindihan nyo ba yung sinasabi nyo? O... Sabi nga ng mga Ilocano, karaprotesta lang kayo. Makaprotesta lang. Di ba? May masabi lang. Di ba lang hindi nyo naiintindihan yung sinasabi nyo, may maisigaw lang kayo. Di ba? We want industrialization, pero ayaw nyo na modernization. Eh ano ba yung industrialization? Di ba pag-modernize ng ano yun, ng lipunan? I-industrialize mo yung lipunan. Diba? Kakabitan mo ng maraming industriya na moderno. Eh, sinauna na yung jeepney. Dapat nga yan, doon na lang sa mga tourist spot eh. Parang yung tuktok ng Thailand eh.
Sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority na walang naitalang pagkaantala sa publikong transportasyon na ang idinaos na tigil pasada ng mga transport group kapon. Sinabi ni MMDA Chairperson Romando Artes na wala sa 400 sasakyan na naka-standby nila ang kailangang ipadala. Nagsimula kahapon ang transport strike ng mga grupong Piston at Manabela bilang pagtutol sa sinasabing hindi na palalawigin ang deadline ng consolidation ng public utility vehicle. Ayon kay Artes, binigyan na ng sapat na panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Transport Group sa para makapag-comply sa PUV consolidation na unang hakbang sa PUV modernization program. Magandang umaga, Julio M. 30. Magandang umaga sa lahat, sabi niya. Viva Bike Commuters, nakita ko kahapon sa East Avenue ang mga nag-rally. Madami-dami din galit sa kanila na mga mananakay. Kaya kayong mga pasahero, maglagay din kayo ng sarili ninyong representante dyan sa Kongreso. Hindi nyo ba napansin, may representante sa Kongreso ang mga jeepney driver at mga operator, mga public utility vehicle driver at operator? Kayo, wala. Eh, sino ba mas marami sa isang jeep? Ilan ang sakay? 16, 17, 18. Ilan ang driver? Isa. Oh. Pero kayo, walang karapatan. Yung driver, marami. Napansin nyo ba yon, ha? Mon Samson ng Manila Bulletin. Kape-kape, Mon Samson. Ha? Napansin nyo ba yon? Ha? Yung mga pasahero sa isang bus, mga 40, 50. Diba? Yung driver, isa. Yung konduktor, isa. So, dalawa sila. Oh. Lahat, yung dalawa, may representation sa Congress. Kayo mga pasahero, sino representative ninyo? Isipan nyo mabuti yun. Alas 8:16 na po ng umaga. Eto na, si Major Miguel. Sablay na. Nahanap na siya ng mga otoridad. Magsasampa ng kaso ang isang mataas opisyal ng Philippine National Police laban sa isang babaeng nagpakilala umanong pamangkin niya matapos mahuli ng mga enforcers ng MMDA dahil sa illegal na paggamit ng EDSA bus lane noong Huwebes ng isang linggo. Sinabi ni PNP Director for Logistics Major General Mario Reyes na kumukonsulta na siya sa kanyang mga abogado para sa paghahain ng kaukulang reklamo laban sa babae. Teka, sino yung babae? Lahat ng report na hinahanap ko, pati yung mga enforcer at saka yung mga LTO na tinatanong ko, ayaw sabihin sa akin kung sino yung babae. Bakit? Sino yung babae? Ayan na naman kayo. Pag mayaman, di nyo naman kayang i-identify. Pero kung taga Pretilian o kaya taga Agham Road, meron ng pangalan, edad, address, lahat ng pangalan ng kamag-anak niya, pati anak niya, meron. Diba? Pero yung mga ganitong babae, wala. Anya, hindi niya kaanak ang babaeng nagpakilala bilang Major Miguel mula sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Umapila si Reyes sa publiko na iwasang magsagawa ng deceptive practices and to respect the authority of law enforcement officers. Paano nga kayo irerespeto, hindi kayo nang huhuli? Pinabayaan yung tumakboy, di ba? Pag ninenervyos kayo dahil makapangyarihan, hindi nyo na kukulitin. Kunwari, tumakbo. Kunwari pa kayo, binidyo nyo eh. Diba? Kaya nyo namang harangin nyo kung gusto nyo eh. Nang hingin ng MMDA enforcer ang kanyang lisensya, sinabi ng babae na pamangkin siya ni General Reyes. Nagtatrabaho daw siya para sa ISAP at kalahok sa paghahanda para sa Balikatan Military Exercise. Dami niya biglang Pumayag siyang matikitan, pero tumangging ipakita ang kanyang lisensya. Paano ka titikitan kung wala kang lisensya? Hindi ka titikitan. Uhulihin ka, i-impound yung sasakyan mo. Driving without a proper driver's license ka. Wala talaga, oh. Diba?
ito si Major General, itong si General Mario Reyes, eh, nagagalit siya, ginamit ang pangalan niya. Diba? Number one, ba't kilala siya? Ba't alam ang pangalan niya? Sa lahat ng alam ang pangalan, pangalan niya ang ginamit. Pwede namang gamitin yung pangalan ni Marville. General Marville, bagong chief PNP. Pwede namang gamitin yung pangalan ng mga nakaraang mga sikat na pulis. Pero bakit siya? To be honest, General Mario Reyes, eh, although ako personally, I know of you, hindi kita kilala personal, pero alam ko yung pangalan mo. Pero yung general population, hindi kilala pangalan mo. Ang interesting part is, you are the Director of Logistics ng PNP. Logistics, supplier, contractor. Malamang nga, supplier, yung babaeng yun. Ang tanong ko, sino siya? Bakit ayaw i-identify? Kung mahirap na tao yan, eh, kumpleto na pangalan yan eh. Diba? Bakit ganun? Hindi naman bahagi ng militar ang babaeng nagsabing miyembro siya ng Armed Forces of the Philippines para makalusot sa illegal na pagtaan sa EDSA Bus Carousel Lane o EDSA Busway ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla. Sindinagdag pa ni Padilla na hindi nila kinukuntinti ang anumang ugali na sinisira ang integridad ng kanilang institusyon o lumalabag sa batas. Nauna nang kinilala ng Philippine National Police ang babae na si Major Miguel Dao na nagsabing pamangkin siya ni Brigadier General Mario Reyes. Ayon sa PNP, nakikipag-usap na si Reyes sa kanyang mga abogado bukol sa pagsasampa ng kaso laban sa individual. Oo, pero sino nga siya? Major Miguel ba talaga siya? Major Miguel siya ng ano? AFP? PNP? O yung ano? O yung army ni Royat Padilla? Ay nako, ulitin ko yung sinasabi ko kahapon, hindi ho matitigil yung mga ganyang klaseng tao hanggang hindi ninyo inaaresto at idinadala sa presinto. Dapat yung mga yan, pagkatapos sitahin at hindi makapagpaliwanag ng maayos, sa presinto nyo pinapagpapaliwanag, baba na kaagad dyan, baba, posas, sakay sa police mobile. Yung partner nung police mobile, kukunin yung sasakyan niya. Bubuntutan yung mobile, punta sa presinto. Ilalagay ng police sa presinto yung tao. Papaghihintayin doon, may dadating na abogado. Saka sila lahat magpaliwanagan. Hanggang hindi nyo ginagawa yan, hindi ho kayo papansinin ng mga lumalabag sa batas trapiko. Lahat kayo gaganyanin yan. Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Eh no ngayon. Diba? Dapat ganun ang sagot ninyo pag sinabihan ka ng hindi mo ba ako kilala. Eh, hindi naman talaga eh, di ba? Nagtungo si dating Ilocos Sur Governor Chavi Chingson sa MMDA Head Office sa Pasig City kahapon upang formal na humingi ng paumanhin kay MMDA Chairman Don Artes. Ito'y kaugnay sa EDSA Busway incident kung saan nasita ang armored truck ni Chingson na illegal na dumadaan sa busway. Ayon kay Chingson, dodoblihin niya ang nauna niyang pangako na 100,000 peso incentive para sa enforcers na humuli sa kanya, hindi upang suhulan ng mga ito kundi para ipakita umano ang suporta niya para sa pagsisikap ng MMDA sa pagtitiyak ng road safety at paghuli sa traffic violators. Samantala, pinakamalaki, hindi, ito, Senator Padilla, pinayuhan si Pastor Apollo Quiboloy na lumantad na at harapin ang kanyang mga kaso. Ulat mula kay Jojo Sikat. Jojo, magandang umaga. Inayuhan ni Senator Robin Padilla si The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated leader, Pastor Apollo Quiboloy, na magpakita na o lumantad na dahil korte na
ang naglabas ng arrest warrant laban sa pastor. Nananawagan ng senador sa kanyang kaibigang pastor na harapin na ang kaso sa korte. Hindi aniya dapat umabot sa ganitong sitwasyon na dagdag budget pa ito sa PNP, AFP at pagbuo ng task force para hulihin si Pastor Kibuloy na hindi pabor para sa kaban ng bayan. Umaasa ang senador na sana'y maging mapayapa ang pag-aresto kay Kibuloy. Kaugnay nito, aminadong si Senador Padilla na mahirap talaga ng pagsamahin ang usapin sa politika at simbahan o pananampalataya dahil marami ang maiipit dito. Ipinuntyo din ng senador maging ang usapin sa pagtanggal ng prangkisa ng SMNI na umabot na sa freedom of the press ang pagtuligsa kay Pastor Kibuloy. Aniya, kung nagkaroon man ng pagmamalabis ang isang programa sa SMNI, bakit kailangan na madamay ang buong istasyon? Yan naman po lagi ang ating panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Kibuloy na total ito po ay nasa korte na. Mas maganda po sana na makapagpakita na siya. Sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Ito tayo ngayon. Dagdag budget na naman nito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force. Hulihin si Pastor Kibuloy. Hindi lahat ito pabor sa kaban ng bayan. Sana. Pero nandyan na yan. Meron ng operation. Sana lang. Nagdasal po tayo na walang mangyaring violent. Sana maging mapayapa. Yung kaso ni Pastor kasi nag-domino na. Umabot na hanggang sa SMNI. Freedom of the press na. Isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Asan ang due process na naman nun? Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ3M, ang Radyo Bandido TV. At mga taga Marikina, mga estudyante dyan sa Marikina, teka, anong oras na ba? Alas 8:30 na eh, baka nakalabas na kayo ng bahay nyo. Diba? Pero kung hindi pa, mga estudyante, walang pasok sa Marikina. 374 na founding anniversary ng lungsod. Pinagdiriwa ngayong araw. Ulat mula kay Chris Lucas. Chris, magandang umaga. Idiniklara ng lokal na pamahalaan ng Marikina City ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa mga paaralan, pribado man at pampubliko, ngayong araw, April 16, sa dahilang ipinagdiriwang ang 394 founding anniversary ng lungsod. Ay sa kalatas na inilabas ni Mayor Marcy Chodoro, alinsunod sa Republic Act No. 10788, ang araw na ito ay deklaradong special working holiday. Bukod sa suspension ng klase, inilabas din ng pamahalaan ang listahan ng mga aktibidad bilang pagdiriwang sa founding anniversary ng Marikina. Kabilang sa mga aktibidad ang sabayang misa sa mga simbahan, isang parada, ang Rion-Rion Regional Dance Competition, ang paglulunsad ng Binibining Marikina Beauty Contest at iba pa. Pasisinayaan din ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang kanilang bagong dialysis center sa gusaling proyekto naman ng mayapang si Congressman Bayani Fernando. Magtatapos ang selebrasyon sa isang magarbong fireworks at drone display mamayang gabi. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat, Chris Lucas. Tuloy-tuloy tayo sa detalye ng mga balita natin na pinalagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkukumpara sa pagitan ng kanyang anti-wang-wang policy at ng katulad na polisiya ni dating Pangulong Benigno Aquino III na nagpatupad ng kahalintulad na kautusan ng panahon ng kanyang termino. Walang wang-wang ni Noynoy. Nilinaw ni Paolo Marcos na ang kanyang nilagdaang Executive Order No. 56 ay hindi lamang sa pagbabawal ng paggamit ng wangwang. Ito'y mas nauugnay sa kumakalat at dumadaming low-numbered
o protocol license plate na binabawasan ng pamahalaan. Inaasahan ng Executive Order No. 56 na mapipigilan ang pag-aabuso at mapapahusay naman ang transparency sa pamamagitan ng pinahigpit na regulasyon sa pagpapalabas ng special plates na ibinibigay sa mga opisyal ng pamahalaan. Ipinalabas sa Executive Order sa gitna ng tumataas sa public concern sa paglaganap ng protocol plates na nakakaloob ng special privileges sa mga sasakyan sa lansangan kabilang na exemption mula sa number coding scheme. Yun kasi ang problema eh. Actually, yun ang ina-address. Yun yung ina-address ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung law number plates. Kasi pati yung mga congressman 15 years ago na hindi na congressman 15 years ago, hanggang ngayon, hawak-hawak pa rin yung number 8 protocol plates nila. Naglabas na nga ng memorandum ang Congress, di ba, na pinababawi lahat ng mga lumang protocol plates. Diba? Pero hindi sinosoli nung iba. Nagsimula ho yan nung mahuli yung sasakyan ni Senador Chis Escudero na may plate number 7 na tinatakasan yung mga MMDA enforcer nung dumaan to dun sa EDSA bus lane. Nasabi ko sa inyo, yung EDSA bus lane, sakit ng ulo yan eh. Sakit ng ulo yan dun sa mga matitigas ang ulo. Huhulihin kayo. Huwag matigas ang ulo. Standby mga reports. Magpabalik po ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras natin, alas 8.31 ng umaga. Hi there! Ako po si Salvador Sal Panelo, nag-aanyaya sa inyo sa aking programa ngang pamagatay Kontrabirada. Kung gusto niyo pong manood, makinig sa isang malalim, masusi na pagtatalakay sa mga nagbabagang issue ng bansa, samahan niyo po ako sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Contra Virada, Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hi, I'm Mark Lopez and I'm inviting you to watch Pugad Bloggers, the show that tackles the latest issues in social media on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile device. Just search DZRJ Radio Bandido. Alas 8.33 na po ng umaga. Nagbabalik ang Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pag natagpuan nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click the bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang Morning Report Pilipinas.
Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balitaan. Sunod-sunod at kawing-kawing ng mga report mula sa ating mga taga-ulat na umiikot at rumerekorida sa labas. Pinakamalaking halaga ng shabu na umabot sa 13.3 billion pesos na halaga na Sabat sa Batangas. Ulat mula kay Romel Madrigal. Romel, magandang umaga. Tinatayang aabot sa 2 tonelada ang dami at nagkakahalaga ng 13.3 bilyong piso ang hinihinalang shabu o illegal na droga na nasabat na nagsanib na operatiba ng kapulisan at Philippine Drug Enforcement Agency sa barangay Pinagkrusan Bayan ng Alitagtag sa Batangas. Nabatid na pasado'y 8 ng umaga nang magsagawa ng checkpoint operation ng pulisya at ng kanilang parahin ng isang photon traveler na may plate number CBM5060 ay in-inspection ito. Matapos mabuksan ang naturang sakyan ay tumambad sa kanila ang nasa tinatayang 2 toneladang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13.3 bilyong piso ang halaga nito. Ang mga nakumpiskang bulto-bultong illegal na droga ay dinala sa Batangas Police Provincial Office kasama ang suspect na driver na hindi pa ito pinangalanan. Kaagad naman dumating sa lugar si PNP Chief Police General Romel Marbil at DILG Secretary Attorney Benhor Abalusa na ayon sa kanya ay ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nasabat ng pulisya sa kasaysayan ng PNP. Kaugnay nito ay binigyan naman ng spot promotion ang team leader ng operasyon at mga kasama nito dahil sa pinakita nilang katapangan at katapatan sa serbisyo na ayon kay DILG Secretary, hindi sila nasilaw sa laki ng kanilang nasabat na illegal na droga. Mula sa Timog Katagalugan, ako si Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat, Romel Madrigal. 3 drug suspect huli sa drive-by drug by bus operation sa Bataan. Ulat mula kay Roel Tarayaw. Roel, magandang umaga. Kalaboso ang 3 drug suspect matapos masakote sa ikinasang drug bypass operation ng pulisya sa barangay Kapunitan, Orion, Bataan. Patay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Nasakote ang mga suspect na magkasabwat umanong nagbenta ng shabu sa undercover police. Nasamsam sa mga suspect ang nasa 6 na pakete ng suspected shabu na may street value na mahigit 13,000 pesos, drug paraphernalia at marked money na ginamit sa bypass. Kinasuhan na ang mga nadakip na suspect ng paglabag sa mas pinaigting na dangerous drug law. Ulat mula sa Bataan, Central Luzon, Super Region. Ako si Roel Tarayo para sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat, Roel Tarayo. Mga sunod-sunod na balita mula sa ating mga reports. Sa iba pa mga balita, hindi muna mag-i-issue ng traffic violation ticket ng MMDA laban sa mga electric bikes o e-bikes kahit sa nagsimula na pagbabawal sa mga ito sa mga national roads sa Metro Manila. Sinabi ni MMDA Chairperson Romando Artes na sisimulan nila ang pag-i-issue ng ticket sa bukas, April 17, bilang konsiderasyon sa nagpapatuloy na strike ng ilang grupo ng transport groups, maging ang information dissemination campaign na isinasagawa pa ng ahensya. Ayon kay Artes, tatagal hanggang ngayong araw, April 16, ang information dissemination campaign. Sinabi ng MMDA na ipapataw ang 2,500 pisong multa sa mga taong lalabag sa batas na ito, ngunit para sa mga walang lisensya o vehicle registration documents, ang kanilang mga e-bike ay makukumpiska at i-impound. Oh, eto na. Eto na yung hinihintay ninyong masakit na balita. Huling magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa. Epektibo kaninang umaga sa abiso ng mga kumpanya ng langis na pinangunahan ng Pilipinas Shell, Petron Corporation, C-Oil, PTT Philippines, Total Philippines, Unioil, Petrogas at Phoenix Petroleum. Magpapatupad sila ng dagdag presyo na 40 centimos sa kada litro ng gasolina, 40 centimos sa kada litro ng gasolina, 95 centimos sa kada litro ng diesel, at 85 centimos naman sa kada litro ng kerosina, epektibo kanina ang alas 6 ng umaga.
may oil price hike din sa parehong mga produktong petrolyo, sa parehong halaga ang kumpanyang Caltex na ipinatupad kanina ng alas 12:01 ng madaling araw. Ang kumpanyang Clean Fuel naman ay magiging epektibo mamayang alas 4:01 ng hapon. O, pwede pa kayo sa Clean Fuel, makakahabol pa kayo. Ang ipatutupad sa nadagdag presyo ng mga produktong petrolyo ay dahil na rin sa patuloy na paggalaw ng presyuhan nito sa pandaigdigang merkado. O yan ha, magpakarga na kayo ng gasolina sa Clean Fuel kasi makakahabol kayo sa Clean Fuel. Report! 300 individual tumanggap ng food subsidy assistance mula sa Pusong Pinoy Party List sa Bataan. Ulat mula kay Roel Tarayaw. Roel, magandang umaga. Nasa 300 individual mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang nabiyayaan ng ayudang pinansyal mula sa tulong at inisyatiba ng Pusong Pinoy Party List sa lalawigan ng Bataan. Umabot sa 1.2 milyong piso ang halaga ng naipamahagi sa mga individual sa ilalim ng programang Individuals in Crisis Situation ng DSWD sa pagkikipagtulungan at inisyatiba ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay at Partido Balikatan ng Bataan. Ayon kay Congressman Jet Nisay, layo ng programa na matulungan ang ilang Pilipino na nakararanas ng krisis upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain, gamot at iba pang mahalagang bagay para sa intensyon nito. Tumanggap ang mga nasabing individual ng halagang 3,000 hanggang 5,000 piso depende sa mga nakasaad na pangangailangan ng bawat benepisaryo sa ipinamahaging cash aid. Hinikayat naman ni Bataan DSWD Officer Ruth Umibig ang mga Bataenyo na higit na nangangailangan ng ayuda na mag pag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng DSWD sa kanilang mga lugar. Pinasalamatan naman ng mga benepisaryo si Congressman Jet Nisay at DSWD sa kanilang tinanggap na ayuda na isang malaking tulong para sa kanilang mga pangangailangan. Ulat mula sa Bataan, Central Luzon Super Region. Ako si Roel Tarayaw para sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat, Roel Tarayaw. Samantala, may nagaganap sa DILG. Ano kaya ito? Alamin natin mula kay Chris Lucas. Chris, magandang umaga. Magtatagumpay tayo sa giyera kontra droga sa pamamagitan ng epektibong intelligence gathering sa tulong na rin ng mga mamamayan. Yan ang pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. kasunod ng matagumpay na operasyon ng Philippine National Police Calabarzon kahapon, kung saan nakumpiska ang high-grade na droga na aabot sa mahigit 13 billion pesos ang halaga. Sabi ni Abalos, ito na ang pinakamalaking amount na nasa kote ng mga alagad ng batas sa kasaysayan ng bansa. Ayon pa sa kalihim, ang pagkakasabat ng droga ay patunay lamang na ang bloodless approach ng pamahalaan sa pagsugpo sa illegal na droga ay nasa tamang landas. Sabi pa ng kalihim, noong isang taon ay nasabat din ng mga otoridad ang 11 billion pisong halaga naman ng droga sa Infanta Quezon at pagkakaaresto ng 3 mga suspect. Paliwanag pa ni Abalos, sa halip na pairalin ng dahas at madugong war on drugs, mas mainam ika na tutukan ang usapin ng rehabilitation ng mga drug users. Nagpahayag din ang kagalakan ng opisyal sa pagkakakumpiska ng nasabing droga bago pa man ito umabot sa kamay ng mga drug dealers at traders. Ibinida rin ng kalihim na ang Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA program ng ahensya at patuloy na nagsusumikap na sugpuin ang illegal na droga mula sa barangay level at nakatutok sa usapin ng prevention at rehabilitation. Inanunsyo rin ni Abalos na ang nasabat na kontrabando ay nagpositibong methamphetamine hydrochloride o shabu, ayon na rin sa isinagawang pagsusuri ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nahaharap ngayon sa kasong violation of Section 5 and 11 of Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012 ang suspect. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat, Chris Lucas. At dating Speaker Alvarez, dapat unahin ang trabaho bilang mambabatas, pinakakasuhan din sa DOJ dahil sa seditious statement. Ulat mula kay Felix Tambongo. Parang Felix, magandang umaga. Oops.
Felix, ready na ba, boss? Hiniling ng leader ng Young Guns Black sa House of Representatives kay dating Speaker Pantaleon Alvarez na magtrabaho bilang mambabatas at huwag sayangin ang oras sa paninira sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay La Union Representative Francisco Paulo Ortega, na-miss na nila si Alvarez sa plenary session at sa mga hearing ng komite na aktibo nilang nilalahukan. Idinagdag pa na ang concern ni Alvarez ay maaaring talakayin constructively sa House of Representatives para sa best interest ng bansa. Sinabi pa ni Ortega na may karapatan si Alvarez na gamitin ang kanyang freedom of speech at gawin ang kanyang ninanais basta't naayon lamang sa batas. Pero isang tungkuli na kailangang gampanan bilang kasapi ng Kongreso. Kabilang dito ang partisipasyon sa sesyon at deliberasyon ng komite. Subalit matagal na umano nila itong hindi nakikita. Idinagdag pa na ang mga miyembro ng Young Guns Group ay tumitingin sa nakatatanda sa kanilang papel bilang modelo. At ang kanilang presensya sa Kongreso kapag may sesyon ay laging hinahanap dahil natututo ang mga batang mambabatas mula sa kanilang karanasan. Samantala, nanawagan naman si Gamigin Representative Hardin Jesus Romualdo sa Department of Justice na imbestigahan si dating Speaker Alvarez dahil sa seditious statement at sampahan ng kaukulang kaso. Ang tugon umano sa seditious statement ay ang agarang paghahain ng kasong kriminal upang hakbang nahikayatin ng tao maging ang militar na magrebelde laban sa pamahalaan ay hindi na tuluyang kagatin at mamukadkad. Ako naman si Felix Tambong ko nag-uulat para sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat, paring Felix Tambong ko. Computer ni Kalevich Rasputin, good umaga, Boss Pogi, Idol Ira, sama na rin Julio M. Trenta at Winnie Ching. Good morning, Pedro! At si Ray Calamba Enrique Sr. Good morning, IP! Good job! Good job! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Hindi muna mag-i-issue na... Ah, hindi. Tapos na ito ah. Bakit andun na naman ako? Ito! Sorry ah, nawala. Ahasang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magsisilbi ang gobyerno ng anumang arrest warrant galing sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Digong Roa Duterte. Nananatili kasi ang posisyon ng Pangulo na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Matatandaang nagsabi na rin ng Philippine National Police na hindi nila aarestuhin si dating Pangulong Duterte sakaling iutos ito ng International Criminal Court ang pagdakip dito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, mananatili sila sa naging pahayag ng Malacanang na walang jurisdiksyon ng Pilipinas sa ang ICC. Kahit ni Fajardo may sariling judicial system ang bansa, kaya hindi na kinakailangan pa ang warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulong Duterte. Sinabi pa ni Fajardo na wala naman sila natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa sinabi ng dating Pangulong Duterte na may nakaumang na pag-aresto sa kanya. Ani Fajardo, malalaman at malalaman naman nila sakaling may inilabas na arrest warrant laban kay Pangulong, dating Pangulong Digong. Apila ng PNP sa ilang individual o sektor, huwag gumawa ng anumang issue kaugnay sa warrant of arrest. Si dating presidential spokesperson Harry Roque nagsabi na tinawagan siya ng dating Pangulo at sinabi umanong may pending warrant of arrest laban sa kanya. Itong si Harry Roque, cool, ano to eh, nagpapapansin to eh. Samantala muli iginiit ni Solicitor General Melardo Guevara na hindi makikipagtulungan si Pangulong Marcos sa ICC kaya hindi na kailangan na maglabas ito ng direktiba sa mga law enforcement agencies para hindi ihain ng anumang arrest warrant. Tataka ako, si Harry Roque, ang daming sinasabi na sinabi daw ni President ni Pangulong Digong Duterte. Samantalang linggo-linggo, meron namang palaging ugnayan sa mamamayan na event si Pangulong Duterte. Hindi naman sinasabi ni Pangulong Duterte yung mga bagay na sinasabi ni Roque. Hindi ko maintindihan kung saan nagagaling yung impormasyon ni Roque. Unless, kasi next year tatakbo siyang senador, eh hindi na siya napapansin, baka hindi maalala yung pangalan niya, kaya gumagawa siya ng kung ano-anong kwento.
Yun lang ho ang pumapasok sa isip. I'm sorry, Secretary Roque, ha? Pero anda ilang beses ang sinita ni Pangulong Marcos si Duterte. Ni Pangulong Duterte si Marcos. Kung ano-ano na sinasabi ni Pangulong, ni dating Pangulong Duterte kay kasalukuyang Pangulong Marcos. Pero ni isa sa mga sinabi ni Roque na galing daw kay Pangulong Duterte, halos wala. 'Di ba? Yung unang sinabi niya na may kasunduan daw. Lumalabas gentleman's agreement. Ano ba yung gentleman's agreement? 'Di ba? Yung gentleman's agreement, nag-usap lang yun yung foreign policy ni Digong nung siyang presidente. Ang foreign policy niya pagdating sa China is walang kulitan. Huwag tayong magkulitan. Yun yung foreign policy niya. Status quo. Okay lang tayo. Walang galawan. Kung ano yan nandyan, yan na yun. Di ba? Yun yun. Na, kung gustong sundin na kasalukuyang Pangulo o hindi, walang problema. Pero, ang policy ni Duterte, nung panahon na yun, status quo. Yun yung gentleman's agreement. Wala kang kasulatan yun eh. Di ba? Pero pinalalabas ni Roque, may, ba? Tapos ngayon, meron na naman siya sinasabing may sinabi si Pangulong Duterte na may arrest warrant. E no, isang linggo lang, binanat-banata na naman ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos. Wala naman sinasabing ganun. Di ba? Chismoso. Sabi ni Oyo Leiko, ganda umaga po. Sabi niya, sir, vlogger na yata si Roque. Baka content niya yan. Kadaldalan, palit kay Chris. Salbahe ka. Salbahe ka, Oyo, ha? Hindi naman kailanman kinonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang predecessor na si dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang political enemy. Siniritan kasi ang Pangulo na magkomento sa naging pahayag ni Digong Duterte na naging political enemies na sila. Kasunod ng suspensyon ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Nang tanungin ko handa siyang makipag-usap kay Digong Duterte tungkol sa sinasabing gentleman's agreement sa China, ang tugon ng Pangulo ay send those documents to me and then we'll sit down and discuss it. Naghanap tuloy ng dokumento si Pangulong Marcos. Kasabay nito, binigyan din ng Pangulo na susuriin at re-revisahin niyang mabuti ang mga dokumento upang sa gayon ay makapagtanong siya ng mga angkop na tanong. Anya pa, dapat ay direktang ipadala sa kanya mga dokumento at hindi sa Department of Justice o Department of Foreign Affairs o sa kahit na alinmang ahensya ng gobyerno. Naniniwala naman si Pangulong Marcos na totoong may secret agreement na nabuo sa ilalim ng Administrasyon Duterte sa China kung ano ang pag-uusapan ay West Philippine Sea. Totoo naman yun, mga boss. Yun nga yung pinasabi ko kanina, yun yung gentleman's agreement, di ba? It's a not so secret. Binanggit nga ni Cayetano yun nung araw eh. Di ba? Nung siya yung Foreign Affairs Secretary eh. Di ba? Di ba in-announce ni Cayetano yun na ang napagkasunduan ni Xi Jinping at saka ni dating Pangulong Duterte pagdating sa West Philippine Sea ay status quo. Yun yung gentleman's agreement. Di ba? O ano nangyari? Hindi ba walang gulo? Di ba walang gulo nung panahon ni Duterte sa West Philippine Sea? Hindi pa na baka nakapangingisda ng maayos yung mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea? Hindi ba walang ano, wala yung mga nakikita natin mga pangaharang at saka yung mga water cannon? Wala yan. Nung panahon ni Duterte, di ba? Kasi nga status quo. Wala naman tayong nawalang isla. Wala tayong teritoryong isinuko. Hindi katulad nung kay Noynoy, nawala sa atin yung ano yung Ayungin Shoal ba yun? Scarborough Shoal. Di ba? Di ba? Pangulong kayo. Sa pangalo kay Duterte, walang nawalang kahit anong isla. Wala tayong teritoryong nawala. Hindi naman ginugulo yung mga kababayan natin. Hindi inaasar. 'Di ba? So ano issue doon? Ang foreign policy ni Duterte nung siya ay presidente, kasama 'yon doon sa gentleman's agreement ay status quo, walang kulitan, walang guluhan. Okay yun. Yun ang foreign policy ni Duterte. Nagpalit ng presidente. Ano ang foreign policy ni Bongbong? Foreign policy niya, China, tumabi ka. Huwag kang pumasok sa teritoryo ko.
yung foreign policy ni Marcos pagdating sa kanyang administrasyon. Pag pinalitan siya ng ibang presidente, baka magbago yung foreign policy na yun. Di ba? Hindi kailangang isulat yun. Walang dokumento yun. Ewan ko kung bakit ayaw ipaliwanag sa inyo ng mga nagpapaliwanag dapat. Ayun ako. Alas 8:55 ang huling balita natin na sinabi ng Pilipinas na nababahala ito sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at hinikaya at ang mga partidong resolbahin ang issue ayon sa DFA. Inatake ng Iran ang Israel nung Linggo, oras ng Pilipinas, gamit ang drones at missiles bilang tugon sa umano'y Israel airstrike sa Iranian consulate sa Damascus, Syria noong April 1. Nasawi sa nasabing Damascus strike ang 7 sa Iranian military advisors kabilang ang 3 senior commanders. Nagdulot ang Iranian attack ng minimal na pinsala o kakaunting pinsala sa Israel dahil karamihan sa missiles at drones ay napigilan ng Iron Dome defense system ng Israel sa tulong ng Amerika, Britanya, France at Jordan. Mahigpit naman kinundera ng ilang mambabatas ang ginawang missile at drone attack ng Iran sa bansang Israel. Binigyan din ni CBAC party list na Congressman Eddie Villanueva na nalagay sa panganib ang buhay ng maraming inosenteng mamamayan sa Israel, lalo na ang ating mga OFW. Muling nanawagan ng mambabatas na ipanalangin ang kaligtasan ng mga Pilipino at ibang inosenteng mamamayan sa Israel na isang malapit na anyang alyado ng Pilipinas at iba pang bansa sa gitnang silangan. Umaasa rin si Villanueva para sa kaligtasan ng 4 na Pilipino na sakay na isang barkong Portugis na kinugkob ng mga Iranian sa Persian Gulf. Iniyak naman ng Department of Migrant Workers, officer in charge Han Kaktak sa publiko na ang 4 na Pilipino na sakay ng na-hijack na MSC Aris ng Portugal sa Iran ay ligtas. Sinabi pa ni Kaktak na ang 4 ay nasa barko pa rin na na-hijack dahil ito ay nakaangkla. Dagdag pa ni Kaktak, nakikipag-ugnayan na ito sa pamilya ng 4 na Pilipino. Hindi naman binanggit ni Kaktak ang mga pangalan ng 4 na Pilipino bilang respeto sa privacy ng kanilang pamilya. Hindi rin binanggit ang manning agency ng mga Pilipino. Seafarer, ngunit tiniyak na siya ay nakikipag-ugnayan sa kanila gayon din sa ship owner, ship agent at ship agent. Ano, paubos na oras natin. Ito na talaga pinakahuling balita na hindi pa tama sa kahit na kanino man at hindi rin direktang tugon sa mga insidente na nangyayari sa bansa ang cooperation agreement o yung trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Hindi daw ito sagot sa agad na kaganapan at insidente na nagaganap sa paligid natin na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos sa 50th anibersaryo ng Presidential Forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Ayon sa Pangulo, hindi ito nakadirekta kahit kanino. Ito'y pagpapalakas lamang at pagpo-formal ng mga pagsasagawa ng relasyon ng Amerika, Japan at Pilipinas sa isang araw matapos makipagpulong kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sinabi ni Pangulo Marcos na ang trilateral agreement ay importante, babaguhin ito ang dynamics sa ASEAN region. Tama na. Magandang umaga. Behave ako na o kaya di ako nagko-comment. Sabi ni Jude Dicap, good morning, congressman. Sabi niya, talbahe ka. Talbahe ka talaga. Oh, ikaw talaga, Jude Dicap. Susunod sa akin si Jude Dicap sa kanyang programang Sabayan. Una ang serbisyo. Ha? Pero batiin ko lang itong mga nanood sa atin na bago ako magpaalam dahil wala na akong oras, si Winnie Ching, si Oyo Leyco, si Ray Calamba Enrique Sr., Apolonio Pimentel, Romel Julius, Dus Papa, Rafael Nesperos, Julio M. Trenta, Nelsi Constantino, Boyet Perabras, at Frederick Navarrete. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Ayan, sabi ni Jude Hicap, behave daw siya. Huwag kayo kakalas. Huwag kayo kakalas. Susunod ang
palatuntunan ni Jude Hicap. Kaya kakalas, sa kanya muna. In the meantime, ito po ang Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako po si Ira Panganiban. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Babay na muna ako. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Babay na ako. Wala na ako oras. Bye-bye, guys. Bye-bye. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.